muna akong kitain. Pa ako. Just give it a try. Saan ka daw dadalhin? Eh, hindi ko alam eh. Basta surprise daw. At saka sigurado magugustuhan ko daw yung lugar. Basta huwi, mag-ingat ka ha. Alam mo na, baka dadalhin ka sa biglang liko. Kati Didit, parang hindi na huyata ginagamit kayo yung biglang liko. Ching! Una, matanda na. Pero Margarita, ingat ka ha. Thank you. Bye. Ate, mamaya may darating akong bisita, ha? Dito ako mag-dinner. Dapat masarap yung pagkain. Ha? Sino? Si Greta. And I'm sure you will like her. Come in, come in. Bakit ba tayo dito nagpunta? Kayong bang bahay to? Bahay namin. Oh, eh bakit nga tayo dito nagpunta? Alam mo, dahil mong tanong. Umupo ka muna. Di ba nag-volunteer ka para sa kampanya ni Kuya Robert? Yan ang surprise para sa'yo. Hello! Robert! May iwang ibera eh! Oh! Are you okay? Surprise ka ba? This is my Kuya Robert. Hi! And, of course, this is my lovely Ate Jessica. Hello! Hi! Robert, this is my friend, Greta Paredes. Hi! You know what? Familiar ka sa akin. Nakita na tayo? Ako. Punta ko kayo sa lugar namin. Isip ko ako sa nakamayan niyo. Ay! Ay! Kasi mapala ko! Constituent! So please! You're campaigning again. No, so please! Pero ba talaga? Nakilala ko si Greta. Doon sa headquarters natin. Oo, kasi nag-volunteer siya para sa kampanya mo. Kaya nga, dinala ko siya dito para personally makilala mo siya. Nice! Nice! Alam mo, if you want to get this, salamat. Salamat sa pagtitiwala mo. Yeah. Salamat. Thank you! Dagdagan mo yung rice mo. Chicken. Tapos yung bean curd, yung mixed vegetable. Huwag ka lang yan. Yung bean curd, masama sa'yo. Sa kanya pwede. Pagpalitin mo, hindi po pwede sa'yo. Dagdagan mo rin ito kasi masarap. Pagpalitin mo na siya, Bernard. Hindi nyo na dapat yung slice yung baked chicken. Gusto mo yun? Pa-slice ko? No, you try this. Huwag ka na yan. Harapin namin ko sa'yo eh. Pa-slice. Thank you. Nagustuhan mo yung food? I hope nagustuhan mo yung food. Okay, masarap po. Alam mo, Greta? Ngayon pala nag-uwi ng babae ito nito. Kuya? Eh, nagka naman eh. Alam mo siya ito, pihikan sa babae ito. Buti mo yung ganyan, wala pang ganyan sa yan. Oo. Alam? Kailangan buti mo na ito, yung bata na. Wow, 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 sandali lang. I'm really sorry. Kuya, please don't put your hands on. Oh! I'm sorry. Sorry. Masyado na kami kasi excited eh. Oh, excited. Kasi ito eh, pihikot talaga sa babae ka ba yung balap? Hindi ba iha sabi mo? Kanina, dati kang waitress? Ano ginagawa mo ngayon? Wait, ate, right now, still in school. He's taking up accounting, pero night classes. Because during the day, nagkakayari sa supermarket.
Wow! Ang sipag naman niya. Rookie student, ha? Believe ako sa'yo. Kasi nung kapatahan ko ganyan din ako eh. Rookie student siya ako. At saka alam mo, same course, saan itong ginagawin ko ako? Hindi mo na itatanong yan. I'm an accountant. Talaga po? Alam mo, ang totoo niya, believe ako sa mga kabataan katulad mo. Sila nagbibigay sa akin inspiration, kaya tumutulong ako eh. Believe mo sa mga batang katulad mo na nagsusumikap para mapaunlad yung buhay niyo. Kaya pala, nagustuhan ka ni Bernard. Oh, yeah. I'm sorry na lang. I'm sorry talaga. Kumain ka talaga. Kumain ka. It's true. Okay, Pop. Ano pa man? You're welcome to the family. Welcome ka talaga. Oh, Yaya, asan yung chicken? Oo, kumain ka. Anong gusto mong dessert? Meron akong binake, tapos meron ding fresh fruits. Oh, sige. Ihatid ko muna si Greta. Oh, sige. Salamat po. Greta, balik ka rito, ha? You're welcome here anytime. You're a part of the family na, di ba? Pagbiro po pala talaga kayo. Ay, naku, ganyan talaga yung asawa ko. Pero alam mo, totoo yung sinasabi niya. Welcome ka talaga dito sa amin. Mahal namin kasi yan si Bernard. Eh, kung sino naman mahal niya, mahal din namin. Sige na. Mauna na kami. Nakikin mo ito. Agabi na kami. Bye! Bye-bye! Good night! Good night! Ingat kayo! Bye-bye! Bye, ate. Honey? Hmm? Tingin mo. In love sa kanya yung kapatid ko. Big fan! Parang gaan ang loob niya sa akin. Sabi pa nga niya, welcome to the family. Hindi mabuti. Baka yun ang tinatawag na lukso na dugo. Yun, hindi kanya kilala ngayon, pero kilala ka ng puso niya. Sa paligid mo, ganun talaga yung nangyari? Hindi. Pero huwag kang makinig sa akin. Siyempre, opinion ko lang naman yun, di ba? Eh, malinaw naman yung plano mo. Kikilalanin mo yung tatay mo. Kung sa tingin mo, kaya niya niyan tanggapin kayong magkakapatid, at pwede na siya maging ama sa inyo, di mo pakilala ka. Kung hindi, edi kalimutan mo siya. Ganun lang kasimple.